bang pinagseselosan ka ng iyong tiyahin na parang kinekarengking mo o nilalandi-landi mo yung boyfriend ng iyong tiyahin? Anong nakita niya at anong basihan ng kanyang pagsususpecha? Sabi niya, sir, may gutom daw siya na ganun, sir. Ay, hindi po ho namin sinasaktan yan, sir. Kung sinasaktan po ho namin siya, sana humingi po siya ng tulong dito sa kapitbahay namin. At isa pa po, bawal po manakit dito sa Japan. Kailang ulit niya ako sinabunutan, sir. Pinagduduro niya pa ako ng cellphone niya, pati po yung ano, kulang na lang ho talaga yung patayin nila ako sa ginagawa nila, sir. Ena! Bakit ginaganyan mo ko? Ang ganda ng pakita ko sa iyo, binibilang ka namin ng damit. Alam mo yan, Ena, isres na isres ako sa ugali mo. Sinabi ko sa iyo, Ena, pag naanggap mo ang visa mo, magtatrabaho ka para tulungan mo magulang mo. Puro kasi nungalingan yung sinasabi mo, Ena. Sir Ben, gusto ko lang po ireklamo yung tiyahin kong si Grace. Koike po na nagdala po sa kapatid ko sa Japan at pinagtrabaho po sa bahay nila ng isang taon at isang buwan. November 22 po, pinukpok nung asawa niya, nung lalaking hapon, yung kapatid ko sa ulo. At yung nitong February 5 naman po ay sinabunutan po niya yung kapatid ko at pinagsasampal po. Ang sakit po sa loob, Sir Ben, kasi wala po akong magagawa. Nandito po ako sa Pilipinas. Sir Ben, Tulfo, humihingi po sana ako sa inyo po ng tulong. Dahil ho, tumakas po ako sa aking tiyahin. Dahil ho, iba po yung maltrato nila sa akin. Pinagbibintangan niya ako na may relasyon kami ng asawa niya. Na in that case, wala naman po talaga. Parang pinagsisilosan niya ho ako. Ang gusto ko lang ho sana matulungan niyo ako, Sir Ben. Pumunta ako dito para makatulong sa pamilya ko. Hindi po para pagbintangan nila ng ganun. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Makakasama natin ngayon live sa studio ang kapatid ni ng OFW si Dabby Valerama. Ito ho'y sa pamamagitan din ng video call. Makakausap natin ang nagrareklamo OFW na si Athena Rivero. Sabi, magandang umaga sa'yo. Alright, sige. Kailan huli mo nakausap yung iyong kapatid ba ito? Apo. Kapatid mo? Kanina po kausap ko pa. Kausap mo. Tiyahin mo sa Japan? Yes po. Okay. Ano ba nangyayari ngayon dito? I mean, latest na... Actually, sir, kinuha nila yung kapatid ko dalhin dun sa Japan para para sir magtrabaho. Okay. Talaga. So kami naman ho, pumayag kami lahat. Pati mama ko pumayag po sa kapatid usapan. Ng nanay mo to? Kapatid po ng pinsan po yan ng tatay ko, sir. Pinsan ng tatay. Yes, sir. Mm-hmm. Okay. Tapos na ang dami ko pong advice sa kapatid ko na sige, tiyagain mo lang si Tita Grace kasi nga baka ganyan lang talaga yan, magbabago pa yan. So, parang tumatagal siya, lumalala. Lumalala. Mm. So, itong kapatid ko, parang hindi niya yata kaya na, kaya tumakas siya doon. Okay. Ano bang pinagagawa raw? Katulad sila ng housemaid, yun po ang ginagawa ng kapatid ko. Mas maganda siguro sa telepono ngayon, kakausapin natin, video call. Yes, sir. Kasalukuyan, ito ho si Athena Rivero. Magandang umaga sa iyo, Athena. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay. Kumusta ka naman, Athena? Medyo okay na rin, ho. Alright. Saan ka ba nakatirang ngayon? Tumakas ka sa tiyahin mo? Dito po ako sa temporary lang po nag-stay po sa tumulong sa akin. Naawa sa'yo? Opo. Parang ano ho, para makaalis lang po doon sa tiyahin ko. Sila po nagpatuloy sa akin dito. Nalaman nila ang sitwasyon mo, kaya kinupkup ka muna. Opo. Pansamantala lang. Yes po. Ano ba nangyari doon? Kwento mo sa akin kasi ikaw mismo nakaranas ng sumbong sa mamagitan ng kapatid mo, ipinaabot sa amin. So ikaw ngayon ang aking tatanungin, ano? Alright? Okay. Ano ba nangyayari sa loob na parang totoo bang pinagseselosan ka ng iyong tiyahin na parang kinekarengking mo o nilalandi-landi mo itong iyong yung boyfriend ng iyong tiyahin? Totoo ba to?
Yes po, pinapilit niya po akong paaminin na kung may relasyon daw po kami nung asawa niya, nung partner niya po. Bakit niya naisip yun? Hindi ko po alam, pinipilit nila po akong pagbintangan na gano'n. Sabi ko, pinipilit ko nila akong pinapaamin. Sabi ko, sinasagot ko sila na hindi po ako sandali, sinong sila? Silang dalawa, yung ano ko po, yung chahin ko po, pinipilit ko nila ako. Nila po, yung mga kausap niya na sinasabi nung pati po yung pamangkin niya, sinasabi pa, hindi ko daw aminin yung totoo. Ay, sabi ko, bakit ko aaminin yung totoo kung hindi ko naman ako ginagawa? Pakiulit yung sinabi mo, pipilit ka ng tiyahin mong umamin ka na may relasyon ka doon sa kanyang boyfriend na kinakasama sa bahay na kung saan kasama mo rin. Tama? Yes, sir. Parang ikaw yung domestic help nila pansamantala. Parang ganon. Kaya nagtatrabaho ka. Ano nagtulak sa tiyahin mo na para sabihin na anong nakita niya at anong basihan ng kanyang pagsususpecha? Na kasi parang nagkukutob. Sabi niya, sir, may kutob daw siya na ganon, sir. May kutob daw siyang ganon na yung nangyayari doon. Tapos pinagbibintangan na po nila ako hanggang yung nila, sino yung nila? Hindi naman pwedeng kasama rito yung boyfriend niyang hapon. Kung sino nila, yung kapamilya ng tiyahin mo? Yes po, sir. Ah, okay. Kutob lang. Totoo bang, yes. Malagkit bang tingin, titig sa'yo ng hapon na boyfriend na nga? Hindi po yung totoo, sir. Pero kursyonada ka ba sa napalagay mo? Natitipuhan ka ba ng boyfriend ng tiyahin mo? Hindi po. Hindi kaya kung minsan napapansin ng auntie mo na parang medyo malagkit ang tingin sa'yo ng kinakasama na boyfriend ng auntie mo sa bahay na yan? Hindi po, sir. Bakit siya baka may nakita siya, may napansin siya sa kinikilos ng boyfriend niya na parang ikaw hindi mo napapansin dahil kasambahay ka nga, natiyahin mo, pero mainit sa'yo, parang napapansin niya, binabantay niya yung boyfriend niya sa bahay na parang meron kayong relasyon, kaya yun ang iisip niya. Alam mo kasi, kuminsan ang babae pag nakatingin, kuminsan titingnan nila kung may kursonada, nababasa nila yon, babae ka rin. Hindi kaya? Yes po. Hindi po. Yun lang po ang ano ko, sir. Hindi po. Basta ang akin lang ho, dapat ho, kasi kung kutob ho nila na ganun, wag po nila sa akin, ano, mag-usap po sila kung ano po yung ano nila. Pero sa case ko po kasi na yun, pinipilit nilang pagbintangan ako ng pagbintangan hanggang may sigawan, murahin na po nila ako. Below the belt na po sinasabi nila sa akin, sir. Tapos umabot na po. Okay, sige. Ang pinagtutulungan ka, yung buong ibig yung sabihin, kasama niyo ba ang pamilya ng inyong auntie Rian? Hindi po. Parang yung sa ano lang ho, kausap niya ho yung pamangkin niya. Okay, sige. Okay, sandali lang, ano? Sige, ako'y dito naman, kakausapin natin ngayon to si Grace, ano? Okay? Okay. Grace? Opo. Grace, magandang umaga dito sa Maynila. Magandang umaga din po. Okay, Grace, nandito ngayon, ano? Okay. Naka-live po tayo sa IBC TV 13, Grace. Ang Ma'am Grace, ganito, ano? Ang pamangkin mo kasalukuyan sa kabilang linya. Ang sinasabi niya, sinasaktan niya raw siya kasi nagseselos daw kayo na parang I don't know, may relasyon daw ata, parang inaakusahan mo, may relasyon sa boyfriend mo, yung pamangkin mo. Sige, sagutin mo. Okay. Hindi po, sir. Hindi po namin sinasaktan yan, sir. At hindi po namin yan, hindi ko po siya pinagseselosan. Kasi po, sir, ganito. Paminsan-minsan po, sir, pinagagalitan ko siya. Kasi, hindi naman yung galit, sir. Pinagsasabihan ko siya kasi dito po sa loob ng bahay namin, pinababayaan ko lang po kung anong gagawin niya. Ngayon po, pag may mali po siya, tinutuwid ko po. Tapos, okay. Nakakasira siya ng gamit. Sabi ko sa kanya, pag kayong may nasira kang gamit, sabihin mo sa akin, huwag kayong dikit ng dikit kasi iba yung para sa plastic, iba yung para sa metal, ganun po. Pero hindi po siya namin sinasaktan. Tapos, sir po, ganito po, ang kapatid niya si Dabi,
Tinuturuan siya, once na sinaktan ka, humingi ka ng tulong sa kapitbahay namin po dito. Ngayon po, Sir Ben, kung sinasaktan po namin siya, sana humingi po siya ng tulong dito sa kapitbahay namin. At isa pa po, bawal po manakit dito sa Japan. At saka, tatakbo ka agad po ang pulis dito. At saka isa po, Sir, pinagsasabihan namin po siya, yung pinapangaralan, hindi po siya nakikinig. Parang ano siya, yung parang nangaasar pa po sa amin. Kaya doon, minsan doon po ako nagagalit sa kanya. Dito po, wala po siyang problema dito sa bahay. Lahat po, binibigay ko. Kung anong oras siyang umalis, kung anong araw siya umalis, hindi po ako nagipit. Ano po siya rito, open dito siya sa bahay ko, kung anong gawin niya, okay. Wala po kaming pananakit sa kanya. Kaya po nung nag-post, sir, yung kapatid niya, hindi po ako nag-comment. Nagulat po kami doon sa pinapost na pinapalo daw ng yung binubugbog. Tapos dalawang beses daw po siya pinalo ng kaldero sa ulo. Hindi po yun. Hindi po po totoo yun. Hindi po ako nananakit. Ang kapatid ko andito. Lagi po akong pinagsasabihan ng kapatid ko kasi nai-stress po ako sa ugali ni Ena. Sa totoo po, sir, may visa po siya. Pinalalabas po ng ate niya overstay. Hindi po siya overstay dito. Balak na po talaga namin siyang pauwiin ng May 17. Mm-hmm. Kasi talagang hindi ko, natigas ang ulo niya, sir. Hindi siya mapagsabihan. Okay, ganito at na lang. Grace, sandali. Okay, nakikinig ngayon si itong si Athena, mm-hmm. Naka-video call okay siya. Okay po. Anong gusto mong sabihin dito sa pamangkin mo, si Athena? Sige, ganito po. Sige. Sir, yes, andyan po siya. Nakikinig siya. Okay. Sige, anong gusto mong sabihin? Sige, Ena, bakit ginaganyan mo ko? Ang ganda ng pakita ko sa iyo, binibilang ka namin ng damit. Pinibilang ka ng dami ng damit, puro kasi nung alingin, hindi mo ba alam? Alam mo yan, Ena, stress na stress ako sa ugali mo. Sinabi ko sa iyo, Ena, pag natanggap mo ang visa mo, magtatrabaho ka para tulungan mo magulang mo. Di ba yan ang sinabi ko sa iyo, Ena? Dahil may pangarap ka na gusto mo magkaroon ng bahay. Bakit puro kasi nung alingan yung sinasabi mo, Ena? Okay, pati sana. Yung anak ko, Ena, nagagalit kasi bakit yung mga pinakikita sa yung kagandahan, hindi mo sinasabi. Ginastusan ka ng malaki. Alam mo yan, Ena, yung gastos ko sa iyo, yung paglalakad ko, yung alahas ko na sinangla ko 50 kalapag. Alam mo na hindi ko na naano yung pera na yun. Alam mo yan, Ena, bakit ganyan yung kapatid mo? Okay, ganito na lang, Grace. Yung paninirang puri sa... Okay, Grace. 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 Okay, sige. Relax ka lang, Okay, kaya ka naman namin tinawagan kasi gusto... Okay, Grace, sandali. Pakinggan mo muna ako, Grace. Hinga ng konti. Hinga. Okay. Hindi ko stilo, Grace, pag-awayin ang mga pamilya. Pro-family ako. Hindi ako yung isang programa o ang mga programa dyan na mag-aaway-away. Hindi po ako. Ayoko po. Ang gusto ko po, Grace, ay lahat na pamilya, sa loob lang to dapat pag-uusapan. Pero ito yung mga magtipinsan kayo. Kaya niyo bang mag-usap na lang, wala na sa TV, wala na yung ganito? Hindi ako komportable kasi, At medyo... Alam niyo, sir. Yes, ma'am. Hindi, sir. Ganito po, sir. Nung umalis po siya dyan, hindi po namin alam. Wala po kasing tao dito, sir, kasi... So, ang gusto mo sabihin, Grace, lumaya si Athena nang hindi nagsabi sa inyo. Hindi po namin alam. Alright, sige, sandali lang. Grace, sandali, Okay po. Ayoko to ng parang yung parang inuudyok para mag-away. Hindi po ako yung palabas na udyukan, magbartagulan, sagutan, at saka balyahan. Hindi po ako si Ben Tulfo po ako, si Sibitag. Okay, ganito, okay? Opo. Athena, ba't ka lumaya sa Athena? Kasi sir, natatakot na rin ako kasi sa araw na umalis ako doon, na ako sinaktan, sir. Paano ka sinaktan? Kinonfront ako na po. Paano ka sinaktan? Physically, iba yung salitang sakit sa salita or sakit na pambubugbog gamit ang kamay. Yun ba? Opo, una-una po, yung tiyahin ko po mismo sa akin nagsabi na... Hindi, Athena, sandali. Athena,
Pakinggan mo ako. Sandali muna, sasabihin ko sa Grace. Okay. Wag mo nang intindihin. Okay. Ako na magta-translate sa iyo. Nahihirapan, okay. Nasa Viber ka. Siya naman sa video call. Okay, hindi boses mo lang marinig. Sandali muna. Okay. Athena, lumayas ka ba doon sa sinasabing tiyahin mo sa dahilan na medyo ang dating ay sinaktan ka ng kamay, binugbog ka, sinampal ka? Ano bang gusto mong sabihin dito, sinakta o masakit na pananalita? Hindi lang po yung masakit na pananalita, sir. Nung physical na po yung ginawa nila, sir. Anong meron physical? Yung araw na umalis po ako doon, ano, sir. Anong physical? Sandali. Anong physical ang sinasabi mo? Sinabunutan ho ako ng chain kun sa araw na umalis ako, sir. Sinabunutan ka? Mm-hmm. Yes, kailang ulit niya ho ako sinabunutan, sir. Pinagduduro niya pa ako ng cellphone niya, pati po yung ano, kulang na lang ho talaga yung patayin nila ako sa ginagawa nila, sir. Pati nga ho yung polygel niya na ginawa. Ako po gumawa ho mismo, naiwan pa po sa buhok. Okay, sandali. Relax, okay. Hindi ko estilo tong ganito, ano? Bardagulan to eh, sagutan eh. Medyo hindi ito yung estilo ng bitag, ha? Behave na lang kayo. Binibigyan ko ganun panahon. Ayokong gagamitin ng programa ko na para kayo mga palengkera na mga nandiyan sa tabi-tabi. Hindi ko estilo maging marites. Ano ang gagawin mo ngayon, Athena? Ikaw ba ibabalik or ano, gusto mo nang umawi dahil nasaktan ka? May karapatan kang pumunta sa pulis magreklamo. Ba't hindi ka nagreklamo sa pulis? Nakapag-report na rin ako sa embassy, sir. Hindi, iba yung pulis, iba yung embassy. Sandali, iba yung pulis, iba yung embassy. Kasi kung talagang pupunta ka sa pulis, aarestuhin tong tiyahin mo. Bakit ka nagtatago dyan sa ibang tao? Sino nagsusulsul sa iyo? Kasi sabi po kasi sa akin sa embassy, sir. Sino may sabi sa iyo sa embassy? Sandali. Kinig. Makinig ka. Yes, hindi to paramihan ng salita. Yung the more talk, the more mistake. Less talk, less mistake. So less ang talk mo dapat dito. Kinggan mo ako. Sino ang nagsabi sa iyo sa embassy at nagturo sa iyo na ganitong gagawin? Kung sa embassy man yan, mga may topa ka ata sa ulo. Eh dapat tinuruan ka ng tama. Kung sinasaktan ka, sila na mismo magsasabi at the same time, tulo ng pulis dyan. Alam ko naman sa Japan, hindi po pwedeng ganyan ang estilo na yan. Mag-report ka lang, darating yung Japanese police dyan. Ba't hindi mo ginawa? Ba't hindi ka tumawag? Parang 911. Kasi sir, isa pa po, wala din po kasi akong ano sa cellphone ko dito, sir, number, sir, kaya hindi din ba't ako hindi ka pumunta sa kapitbahay mo? Sandali. Ba't hindi ka pumunta sa kapitbahay mo na parang ganun, para humingi ka ng tulong, para nang sa ganun, tawag ng pulis? Dumiretso na rin ako tumakas, sir, kasi natatakot din ako. Okay, dahil sa tumakas ka na lang. Sandali, Athena, wala ka sa Pilipinas. Maunlad na bansa yung Japan, at ang Japan, kapag may mga ganyang klaseng sumbong, dumarating agad yung polis. Huwag mong gagawin yung style Pilipinas na pakara mo, pupunta ka ng Japan, tapos ang ugali mo Pilipinas pa rin. Hindi ganon. So ngayon, ganito ang aking sasabihin. Kung talagang sinaktan ka, may panahon ka pa para magsumbong sa polis. Pundi ka pumunta. Dapat ganyan ang sinabi sa'yo ng Philippine Embassy kung totoo man sinabi mo. O baka naman ang susulsul sa'yo din sa Pilipinas. Di kaya? Hindi po, sir. Okay, ganito ang gagawin. Pakinggan mo ako. Pakinggan mo na ako. Kasi puro sumbong yung gagawin mo. Hakbang na to, solusyon, ha? 20% lang ang mga sat-sat, 80% sa solusyon. Action ang gagawin natin. Pumunta ka sa embahada, patulong ka, at dahil doon, tapos magsumbong ka sa pulis. Kung totoong may, dyan sa Japanese Embassy, sa Philippine Embassy sa Japan, pumunta ka roon, sabihin mo, nagre-report ka sa pananakit sa'yo. Para nang sa ganon, makapunta, mabisita ka. Hindi yung nagkukup, nagtatago ka sa ibang tao, sa ibang bahay na kung sino man pinagtataguan mo dyan, na hindi po kinakausap yung tao. Sorry po, sir, pagkatapos sandali, ito, sir, pupunta. Sandali, makinig ka. Okay po. Wala ka sa programa ng mga chismisan, or bardagulan, or away-away, hindi ako yon. Eto, turo ko sa'yo. Mag-report ka sa embassy or sino man dyan sa OWA, kung ikay ko-cover dyan, director. O, ganito. Mag-report ka sa polis. Total, may visa ka naman eh. Wala. Ngayon, dahil kung meron ka man, mag-report ka ngayon, doon mo sabihin. Kung ngayon, pumunta ka sa embassy. Eh, dapat pumunta ka sa embassy, kinukup ka roon. O, di kaya may OWA center naman siguro dyan. O, sige, ganito lang. Kaysa naman, nagtatago ka kung kanina. Sinong pinagtataguan? Mapilipino?
Kakilala ko, sir. Kaya nga, tapos, Pilipino ang pinagtataguan mo. Yes po. Hindi ngayon, kasambahay ka dyan, ginagamit ka. Hindi po. Nagtatrabaho ka ngayon. Hindi po. Sige, ganito. O, sa linya ng telepono, kakausapin natin si Attorney Cheryl Malonzo. Magandang umaga mong sa inyo, Attorney Malonzo. Ma'am. Magandang umaga po, Sir Ben. Alright, Attorney. Ito daw, may pananakit doon sa sinasabing isang Pilipino natin na kasambahay doon. Sinasaktan daw kanyang tiyahin. Umano, tumakas siya dahil sa anong makadahilanan. Ako patuloy mga chismis na sinaktan daw siya, sinabunutan dahil pagsaselos doon sa kanyang boyfriend ng tiyahin na hapon. Yun po ang sinasabi niya, pero may pananakit daw, kaya siya tumakas. Ano pong gagawin natin dito? Eh, hindi naman po to, wala man naman Japanese visa to. I don't know kung ano man to, pumunta rin. Parang kasambahay. Kung di ko alam kung anong visa nito. Ano pong matutulong natin, ma'am? Or TNT ba to? Hindi ko na inalam. Okay, sir. Actually, nakausap na po siya ng ating representative sa Philippine Consulate General po na Osaka. Okay. Actually, may schedule na nga po siya today na pumunta umi doon kasi nga po, hindi pa rin maliwanag po sa ating embahada ano po bang tulong ang gusto niya. Ayun. Kasi ang minensyon niya lang po, yung passport niya daw po ay daw sa tita niya. Kasi kailangan po muna siya makausap ng embahada ano bang gusto niyang mangyari. Ayun. Para saka po kakausapin yung kanyang tita kasi all po right. Magkamag-alak naman po sila, di ba? Ayun. Okay, diba? Sige. Ma'am, tama po kayo, ma'am. Eh, sinabi niya po ang solusyon. Hindi maliwanag sa embahada kung anong tulong gusto niya, kaya kinakailan may interview, magmunta sa embahada para malaman at para maimbestigan na rin kung anong gagawin. Kahit ang visa, hawak daw or passport, hawak ng kanyang tiyahin, which is, I find it ridiculous and I find it strange kung bakit hawak ng kanyang tiyahin. Yes po, sir. Right, kaya sige. Kailangan niya pong bumalik po sa embahada. Babalik sabihin sa amin. Okay. Ano po ang gusto okay. niya po sige. Ba? Sige, ganito na lang sa iyo. Ano? Okay, ngayon, Athena, babalik ka sa embahada. Huwag ka na magkubkub dyan. Huwag ka nang magtago sa lungga kung sino man lunggang pinagtataguan mong Pilipina. Balik ka sa embahada. Yan ang tutulong sa inyo kung anong dapat gawin. Kung kinakailangan kukunin ng passport mo sa kanyang, sa iyong tiyahin, eh, tutulong na embahada. Ngayon, kakausapin natin to. Ganun ang gagawin mo, ha? Okay? Ayoko na ng chismis. Okay? Solusyon ako. Hindi ako yung bardagulan na programa at hindi to showbiz. Investigador ako, eh. Solusyon lang tayo rito. Babalik tayo rito ngayon dito sa tiyahin. Okay, balik tayo rito sa tiyahin. Ang tiyahin, Ma'am, Grace. Nandiyan ka pa? Grace. Thanks, sir. Okay, ganito okay, lang, Grace. Okay. Ano? Solusyon na tayo. Ayoko na makinig ng mga chismis okay, na yan. Grace. Okay po. Itong si, sandali, Grace, pakinggan mo na ako, Grace. Tama ng sumbong. Solusyon okay, na. Solusyon na to. I want you to listen carefully. Okay. This is what we're gonna do as part of the solution. Wala, tigil ang sumbungan. Si Athena pupunta sa embassy at hindi pa alam kung anong gusto niya, tutulong yung Philippine Embassy dyan sa Osaka. Okay. At pagkatapos, siguro makipagtulungan ka nila dahil kaya hawak mo rin yung passport niya. Okay po. Hawak mo rin yung passport niya. Wala na po sa akin yung passport niya. Nasaan yung passport niya? Sa embassy na po. So binigay mo sa embassy. Kausap ko lang dito yung our representative sa operations. May embahada. So nasa embahada na yung embassy. So sinorender niya ng passport. Ano, yung passport po at alien card po binadala na sa embassy. Pero hindi ko pa po alam po. Sino ang nagpadala? Sino ang nagpadala? Yung hapon po. Sinong hapon? Yung asawa ko po. Yung boyfriend mo? Hindi po. Asawa mo? Asawa ko mismo. Kasi... Okay, sandali po, muna, sandali muna. Oo. Ay, ganito. Kailan pinadala? Okay po. Kailan pinadala? Kahapon, isang araw ata po. Kausapin mo yung hapon na asawa mo o boyfriend mo. Kunin ang passport kung pinadala, sabihin kung saan. Kasi kung hindi, sasabit siya. Sasabit ka rin. Okay po. Tandaan mo, ang passport ay personal property. Yan, a property of the Philippine government. So ngayon, baka magkaroon ka ng masamang record niyan pag ganyan ang ginagawa mo. So cooperate or else you'll have a case. So ngayon, okay, sabihin mo roon sa mister mo, kung totoo, hanapin yung pasaporte, hinahanap na, tumutulong na sa paghanap kasi para kung sakali diyan, okay. tutulong ng embahada okay. kasi ang passport okay, importante yan, ha? Okay po. Nakikinig sa atin ngayon yung OWA. Okay po. Okay? Yung ito ngayon Attorney Sherilyn Malonzo, nakikinig siya. Gusto niyang tumulong dahil hindi pa maliwanag kung anong tulong. Kaya lang, pinababalik yung itong pamangkin mo na si Athena sa embahada para mag-imbestiga.
Okay po. Para nang sa ganun, mapatawag ka rin. Gusto mo rin siguro magpaliwanag. Nasa, bago yan, passport muna. So yung passport, okay, importante po, okay. Ha? Okay? O sige po. Tatanong ko po yung ano, yung asawa ko kung kailan niya ano. Ay, ne, wala akong pakialam sa asawa mo. Pilipino sa Pilipino. Makinig ka. Pilipino ako. Although one-fourth may Japanese blood ako, Toshiba ako. And I want you to listen carefully. At hindi pinag-uusapan dito yung mga Hapon. Ako, Pilipino. Ha? Philippine passport holder ako. Ikaw ang kinakausap ko, wala akong pakialam sa asawa mo at hindi dapat nakikialam ang asawa mo dahil ang asawa mo ang nagiging ugat dito, pinagsiselosan daw ni mo yung asawa mo kung totoo man yan. So, ganito lang. Wala na akong pakialam dyan. Ang passport, ibigay mo. Okay? O sige, yung passport, nasaan na? Yung passport. Yung passport, pinadala na ho sa embahada. Sino ang nagpadala? Sino ang nagpadala? Si ano po, si Kaneko-san. Bakit, bakit hawak ni Kaneko-san yung boyfriend mo o asawa mo ang passport niya? Hindi po hawak, sandali. Attorney, hawak niyo ba ang passport nitong ano? Nitong si ati, ha? Sir Ben, kinonfirm po ngayon, bigyan namin ng Philippine Embassy. Yes po, nasa kanila na po yung mga documents. Sige. Okay, at okay, babalikan kita rito, ma'am, Grace, hawak na, nandito na yung passport. Okay na, ha? Okay na, okay? Isa na po? Okay, natanggap na, na-confirm na ng embassy dito sa, ano, sa kumpirmado na, hawak okay na. Okay, thank you. Ganito na lang. Makipagtulungan ka na lang kasi simple lang naman kung sakaling kayo. Okay? Okay po. Okay, sige. Yung mga mag-ano sabi niyo po, sir, hindi na po ako magko-comment. Okay na po. Wag na, wag na, hindi na kailangan okay siguro. Okay na po, thank you. Sabi niyo, wala na po 'yon. Okay. Okay, sige. All right, sige. Okay, thank po you. Okay. Okay, sige, ganito na lang. Okay, attorney, balik tayo kay attorney. Yes po, Sir Ben. Attorney, tulungan na lang natin 'tong attorney, ha? Ah, bahala ka na. Sir Ben. Balik tayo kay ano, say dati. Diba? Kay Athena naman. Athena, gusto mo nang umuwi, tama? Yes po, sir. Ay, kinakailang umuwi ka na kasi unang-una yung passport mo. I don't know kung anong visa meron ka. Total, ang pangit kasi na kinukup-kup ka ng kung sino man kumukup-kup sa'yo dyan, eh nagmamagandang loob. Kaya lang, hindi rin maganda nandyan ka. Bakit ka tatakbo dyan? May embahada naman tayo dyan, o consulate, di ba? Eh doon dapat tutulong sa'yo. Kung huwag ka mahiya, kung sakaling illegal pa yung stay mo dyan, eh dapat nga tulungan ka na. Alright? Okay. May sasabihin ka ba, Athena, na nakikinig sa'yo sa Attorney Malonzo ng OWA, Operation Center? Ang gusto ko lang po sana na mabigyan po ng hustisya yung ginawa ko ng tsahin ko sa akin, sir. Ang hustisya, pagre-report sa police, itumakas ka eh. Paano ba natin matulungan ito, Attorney Sherilyn Malonzo? Tumakas yung pamangkin, ay gusto niya ng hustisya. Eh paano magkakaroon ng hustisya? Eh doon po sa Japan nangyari, yung justice will have to be served kung magre-report siya sa police, kung mapapatunayan yung pananakit, eh iba yung batas na sa nasa bansa. Tama ba, attorney? Po, tama po, sir. So nasa kanya po yan kung gusto niya po mag-report po sa police. Alright. Kasi tayo po, paano po yung kailangan niya, yung umbahada po ay naghihintay sa kanya po ngayon. Alright, okay. Ma'am, Attorney Malonzo, maraming salamat po, okay? At maraming salamat din okay po. Alright, sige. Athena, ganito na lang, simple lang. Athena, bumalik ka sa embahada, nandun na yung passport mo, sinauli na. Pangalawa, sabihin mo kung anong katotohanan, huwag ka tumakas ka, gusto mo ng hustisya, magre-report ka. Siyempre, sama yung pagre-report mo dyan, alam mo naman dyan sa Japan, ibang usapan dyan. So nasa sa'yo, kung gusto mo ng hustisya dyan sa Japan. Wala ka sa Pilipinas. Kung nandito ka, hustisya rito. Iba. Iba yung konstitusyon, sa aligang batas dyan. Iba rin dito. So ngayon, para sa akin, malinaw na ba sa'yo? Okay na? Ayoko kasi dito yung mga bardagulan, chismisan, apatuhan. Hindi kami yung programa na yun para mag-trending o para mag-viral lang. Hindi uso dito sa amin yon. Okay? Okay, ingat ka. Alright? Punta ka na. Bilisan mo. Punta ka sa embahada. Okay? Sige po. Maraming salamat, sir. Walang anuman. Okay na rin sa akin. O ikaw, okay na sa'yo. Okay na, sir. Bale.
Ano ko lang sir, yung kasi pinagtrabaho nila yung bata eh. Ganito na lang muna. Yun lang wala na akong magagawa. Yung bagay na isang bagay na nangyari na hindi ko pwedeng iba. What has been done, I cannot undone what has been done. Anong ibig sabihin? Hindi ko na pwedeng maibalik yung bagay na nangyari na. Okay? Move forward tayo. Okay. May mga programa kasi na mga ganyang estilo na talagang ESSN ang sumbong para lang lumawak. Hindi po tayo doon. Ako, hindi ako namimili ng mga sumbong. Pero napansin mo, ayoko yung nagchichismisan sa pamilya. Pero sir, medyo okay na po kasi naibalik na pala yung passport. Ayun. Okay na sa'yo. Nakahinga ka na. Nakahinga naman ako. Ay, salamat. Okay. Yan ang gusto natin. Sana naman, mukhang gusto na rin ng takatahimikan, ng tiyahin. Okay? Na ayaw niya na ng kaguluhan. Bigyan natin ng ano, kung ano man nangyari dyan. Dito ayaw na lang na sa Pilipinas. Ayaw na rin magsalita. Okay, huwag ka na rin magsalita parang sa ganun. Okay? Well, para maraming salamat sa paglapit mo sa maraming amin. Maraming salamat, sir. Ikay hihingi ng paumanhin at hindi mangyayari yung kung gusto mo ng bardagulan, balyahan, sigawan, kasi sabunutan, balyahan. Hindi uso dito yan. Na? Sa ibang istasyon yan. Kami, public service talaga, as in community service namin. Hindi kami mga public official. Hindi ako public servant. Si Ben Tulfo ako. Community service to. Parang bayanihan ang dating. Yes, sir. Wala akong ayuda rito. Walang tupad. Walang akap. Kami niyayakap natin yung mga tao rito. Okay? Pero hindi kita pwedeng yakapin. Okay. Ibang usapan yun. Okay. Alright. Maraming salamat. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak, tatak, bitag. Walang showbiz. Walang trending. Walang viral. Ang tatak, Ben Tulfo, iba. Tatak, hashtag, ibabitag mo.